Uy, grabe. So, update naman tayo ng ating breeding projects. So, ito ang Tiltrocattle albopilosus Nicaragua. At yun nga, guys, naglay na siya ng kanyang egg. Ayun, no? Yung kulay dilaw na nalapatan na ng sapot, itlog yan. Tapos yung abdomen niya ay lumiit na, di ba? Compared sa dati. So, ito siya ngayon. Binabalot niya ng sapot yung kanyang itlog para maging egg sac. So, yung first mating niya ay noong 11th of February 2020. Tapos, saka ko lang nasundan yung pagmate sa kanya noong almost a month na. Yun ay noong 4th of March 2020. So, yun. Dalawang beses ko lang siya minate, guys. At after ng 2 to 3 months, nag-drop na siya ng kanyang egg sac. So, ngayong 30th of May 2020. So, yan, guys. Last week, pinakain ko siya ng hising cockroach. Medyo ganyang kalaki. Pero pre-killed na siya. So, kinain niya yun. After 2 days, nag-lay na siya ng makapal na web. Yan. Actually, nung isang araw pa siya, nag-start mag-lay ng web dito eh. So, ito yung parang pang third day ng kanyang intense webbing. At yun nga, nag-lay na siya ng kanyang egg. So, this is after mga 40 minutes siguro. 45 minutes. And malapit nang maging round tong kanyang egg sac. Unti-unti lang na binabalot niya yung kanyang egg. So, nilipat ko na siya dito sa corner. Kasi kapag nandun siya, lagi siyang mabubulabog, may istorbo dahil malapit sa pinto. Tapos yun, magulo dun. At eto guys, after 2 days, yung egg sac ng ating T. albo ay fully formed na, bilog na bilog. At kanyang ini-incubate, di ba? Astig. So, waiting lang tayo dito. At eto naman yung egg sac ng Salmopyrus cambridgei. Ayun siya sa loob kung may kita nyo. Ayan, malaki din, no? So, eto, nag-drop to noong 24th of April. Pero, na-mate siya noong 3rd of March. So, parang mahigit isang buwan lang eh, nag-drop na agad, ano? Ang bilis. Yan ang Salmopyrus cambridgei. Tapos, eto naman yung aking pangatlong confirmed na egg sac. Ang dikita eh. Oops, sorry. So, may takip na karaton sa gilid para hindi siya laging naistorbo. Ito pala ang Harpactera caffreriana. Ito yung galing sa pinikap ko sa London mula kay Tol Conrad. So, yan guys. Tinanggal ko muna yung karaton, no? Yan. So, sa tingin ko, eh, egg sac yun. At sa aking pagkakaalam ay nag-drop siya noong mga siguro 16th or 17th ng May 2020. Tapos, na-mate siya noong last week ng October, yung first mating niya, last week of October 2019. Tapos, yung second mating niya ay last week ng November 2019. And so, matagal din yung kanyang pag-drop, ano? So, yun, pasensya din guys. Kailangan ng mahabang pasensya sa pag-breed. So, yan ang Harpactera caffreriana. Dito sa egg sac ng Salmopyrus cambridgei ay meron lang buyer. Bale, ibebenta ko to ng wholesale. Siyempre, meron din pamigay sa mga tropa dito sa Europe. Tapos, dito sa egg sac ng Harpactera caffreriana, meron na ring buyer dito. Ang problema ngayon dito sa Tiltrocattle albopilosus, wala pang buyer. Pero, sa tingin ko, mahanapan ko ng buyer to eh. So, yun guys, isa pang bagay na kailangan nyo i-consider bago kayo mag-breed ay piliin nyo yung species na hindi masyadong common sa lugar nyo. Kasi pag sobrang common, mahirap i-out. Tapos, napakadami yung spiderlings na aalagaan. Tapos, eto guys, yung isa pang breeding project natin, ang Chromatopelma cyanopubescens. So, eto, hindi pa ito namimate eh. Magka-holding toe na sila. Bale, tinatimingin ko lang. Binubusog-busog ko lang muna siya. Yung pagkain niya, eh, everyday ang kanyang pagkain. Pero, superworm lang muna. So, ngayon, papakainin ko siya ng hissing cockroach. Yan. Hanap tayo ng saktong size lang para sa kanya. Ito kaya, kaya niya kaya to. Baka masyadong malaki ito para sa kanya. Try natin. Paano ba to? Oops. Kawala. So, eto na siya guys. Nahuli ko din. Ang gagawin ko na lang, pre-killed na hissing cockroach. So, pasensya na sa mga madaling mandiri. So, eto na yung hissing cockroach. Ginupitan ko siya ng ulo, tsaka mga galamay, mga paa. So, lalapag ko lang to dito. Siya nang bahala dyan. Kakainin niya din yan. Oops. Masyado atong malaki para sa kanya. Pero, kakainin niya yun mamaya guys. Balikan natin siya mamaya, no? And then, eto naman yung ating Ensayocartella breeding projects. So, eto
Na-match siya noong 24th of May 2020. Pero tatlong beses ko siyang inattempt na i-mate. Lagyan natin ng pagkain dito. Pre-killed na ising cockroach. Yan. Kainin mo. Kaya mo yan. Babalikan yan mamaya guys. Kasi medyo malaki itong ising cockroach eh. Yan, gumagapang-gapang pero nagupit na yung ulo niyan. Tapos ito naman isa, nandun siya. Na-mate siya noong 30th of May 2020. Maglalapag lang ako dito guys ng ising cockroach. Kasi dito siya nag-aabang kapag gutom siya eh. Yan. So siya nang bahala dyan guys. Ito pa yung isa kong minate guys, ang Salmopterus cambridgei. Pero hindi siya successful kasi nag-molt siya. So napawalang bisa yung in-inject na sperm ng male. So check natin siya, palabasin natin siya. Oops, yun o, bilis ano. Ito guys, using cockroach. Hoy, grabe. Kikita nyo? Ang lupit ano. Grabe. Wala pa rin pagkabago tong ating Salmopterus cambridgei. Ito yung isa sa mga nagpasikat ng Schizopelma TV. Isa siyang superstar. So isa rin sa paborito ko sa aking collection kasi yun nga, siya ang nagpasikat kay Schizopelma TV. Pero hindi ko muna siya i-breed kasi baka walang kumuha ng kanyang spiderlings. At mahirap mag-alaga ng maraming spiderlings. Lalo na kung marami kang breeding projects. Grabe. Ito pala guys ay na-mate noong first week of April. I think 4th or 5th ng April. Tapos nag-molt siya noong 9th of May. So yun nga yung molt niya. You know. So yun. Hindi ko muna siya i-breed. Chill lang muna siya ngayon. Ang lupit. So ito ang Acanthus coria geniculata. So actually, siya talaga yung una kong binalak na i-breed noon eh. Nung nakuha ko to. Lupit oh. Yan. Yun, so siya talaga yung una kong binalak na i-breed noon eh. Pero ngayong nasa breeding stage na ako, na-realize ko na mahirap ibenta ang mga slings ng Acanthus coria geniculata dito. Kasi chinek ko yung mga online shops dito sa UK at dito sa Europe. Marami silang stock. So walang kukuha ng wholesale nito. Walang kukuha ng egg sack nito. Ng mga slings nito. So hindi ko muna siya i-breed. Aalagaan ko lang ito. Itong aking female na genic. Napakaganda. Ano? Kita nyo? Yan. Yung abdomen niya. Napakalinis. Walang bald spots. No? Ganyan ang abdomen ng gagamba. Ng tarantula kapag hindi stressed. Kaya wag niyo silang laging ina-istorbo para hindi sila palipad ng kanilang urticating hairs na nagiging cause ng bald spot. Siyempre yung pre-molt, ibang usapan na yun. So yun lang guys yung aking mga breeding projects. Ano? So pasensya na sa mga nasa Pilipinas, hindi ko kayo mabibigyan ano? Kasi napakalayo, hindi ako pwede mag-ship dyan. Kung pwede nga lang eh, di matik na agad, kaso di kaya eh. So yun. Maraming salamat sa panonood. Paki-share tong video na to kung nag-enjoy kayo. At yun, chill lang tayo.